pasensya na, nadala rin ng bugso ng damdamin. Akala ko ba matapang ka? Tapos ngayon kakasuhan ka, bigla kayong babaligtad at hihingi kayo ng apology. Dapat yan, pinaninindigan yan. Kung ano yung sinabi nyo, panindigan nyo. Yan po si Pantaleon Alvarez. Matapos niyang himukin ang AFP at ang ating kasundaluhan na i-withdraw ang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos, bigla pong kambyo at humihingi ng apology. Pero bago po tayo magpatuloy, shoutout po muna tayo kay The King YT Channel, kay Leia Kaptan ng Israel, kay Lisa Beth Aris ng Taiwan, kay Douglas Sauro ng New Jersey, USA, kay Raimundo Ligal, kay Luz Lucena, at kay Marites La Rosa ng Dubai. Maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy niyong pagsuporta sa aking munting channel. At nagpapasalamat po ako sa lahat po ng nagko-comment sa akin. Doon ko po napag-aalaman na hindi po ako nag-iisa sa pagtatanggol sa ating Presidenteng Bongbong Marcos. At kahit na ano pa ang gawin nilang paninira kay President Bongbong, alam ko marami po tayong magtatanggol sa ating Pangulo. So wag po tayong bibitaw dahil itong mga taong ito ay hindi titigil hanggat hindi nila nakakamtan yung kanilang layunin na ngayon pa lang is doomed to fail. Nakita nyo nga ito nangyayari sa mga DDS. Sila-sila naglalaglagan. Tapos may mga matatapang ang loob na magsalita na keso i-withdraw nyo ang suporta nyo kay President Bongbong Marcos dahil pag nawala na ng suporta si Bongbong Marcos na galing sa militar, eh kusa na yan magre-resign. O ay bakit ngayon bigla kang tumiklo? Dahil ba sa natatakot kang makasuhan? Sabi kasi ni DND Secretary Gilberto C. Teodoro Jr., "The AFP is standing steadfast in upholding the Constitution under the leadership of the Commander-in-Chief, President Ferdinand R. Marcos Jr. Any attempt to sway them away from this duty or to patronize them to support a partisan agenda is futile, particularly when this agenda dovetails with a foreign interest contrary to our own national interests. Call for them to withdraw support will not amount to anything but to a possible criminal investigation." Statement naman ni National Security Advisor Secretary Eduardo M. Anyo. "With respect to his recent call to the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police to withdraw support from the administration, Representative Pantaleon Alvarez severely underestimated the professionalism and integrity of both the AFP and the PNP. Both institutions are loyal to the Constitution, the rule of law, the chain of command, and the President as Commander-in-Chief of the Armed Forces. Insinuations to the contrary are baseless and unfounded. Any call for withdrawal of support when done by a public official, more so one that is also a high-ranking reservist officer, is not only irresponsible but also illegal and unconstitutional. It erodes the very foundation of our democratic institutions and undermines the supremacy of civilian authority over the military. Such utterances and actions can be construed as seditious or rebellious, and they have no place in our society." Part po yan ng sinabi ni Secretary Anyo. Statement naman po ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, "I have ordered an investigation on the statements of Congressman Pantaleon Alvarez to determine whether it has risen to the level of sedition, inciting to sedition, or even rebellion." So dahil sa mga ganitong statements, bigla pong bumaliktad at natakot si Alvarez at humingi siya ng paumanhin. Biglang nag-public apology. Balita po ng DZRH, former House Speaker and now Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Bebot Alvarez apologized for his call to the military and police to withdraw support
from President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sabi po ng statement niya sa DZRH News, he was carried away by his emotions when he uttered the call. Alvarez stressed that he loves the country and cannot be silent while Malacanang is dragging the Philippines into war against China, which he believes is surpassing the United States in the aspects of economy, technology, and military. Hindi yan katanggap-tanggap. May nuclear weapons sila. Kaya nila magpaputok at hindi tayo makakapalag. Maraming Pilipino ang mamamatay. Ubos tayo, sabi pa ni former House Speaker. Pero ito po halata naman eh. Panig lang kasi sila sa China. Kaya galit sila na si President Bongbong Marcos ay nakialyansa sa USA. Pero yung gera, malabo pong mangyari yan. Hindi po basta-basta makikigera ang China nang dahil lang dyan sa issue na yan. At hindi naman po papayag si President Bongbong Marcos na basta na lang tayo makigera. Ina-underestimate nyo masyado si President Bongbong Marcos. Ano tuloy ang nangyayari sa inyo? Pansinin nyo po, itong mga nasa grupo ng DDS, unti-unti po silang naglalaglagan. Lumalabas po ang mga tunay na agenda nila na nakikita ng taong bayan. Kaya sila ay nawawala ng suporta mula sa mga Pilipino. So nasaan na yung tapang ni Alvarez nung sinabi niyang sa mapayapang paraan, please withdraw your support to Chief Executive. Kapag nag-withdraw kayo ng support sa kanya, ibig sabihin, sinusuportahan nyo ang provision sa saligang batas na protect the people and the state. Kapag nag-withdraw kayo ng suporta sa kanya, wala na siyang ibang magagawa kundi bababa ng pwesto niya. Masyadong minaliit ni Alvarez ang isipan ng ating mga kasundaluhan. Sila po ay may mga sinumpaan and that is to protect the people and the state. At uulitin ko, they will protect the people and the state from people like you na walang ibang gustong gawin kundi ang manggulo. So tigilan nyo na ikakagamit nyo sa AFP, sa PNP at sa ating mga sundalo. Tulad itong si former President Rodrigo Duterte, meron pa siya mga statement na I will ask the military and the police. Para bang kayo ang commander-in-chief? Gumising kayo sa katotohanan. Hindi sila susunod sa inyo. Hanggang ngayon ba talaga? Andun kayo sa inyong bubble? Nabubuhay kayo sa pantasya na kayo pa rin ang namumuno sa bansa natin at kayo ang dapat sundin ng mga Pilipino, lalo na ng ating mga sundalo? Siguro sa mga tulad ni Alvarez, magtrabaho na lang muna kayo. Hindi po ba congressman itong si Pantaleon Alvarez? Pero alam nyo, namimiss na po siya sa kongreso. Sabi ni La Union Representative Francisco Paulo Ortega, we miss you in the House, sir, in plenary sessions and in community hearings in which most of us actively participate. We have not seen you for quite some time. Paano nyo nga makikita si Alvarez sa mga plenary sessions ninyo at sa mga committee hearings ninyo? Eh dahil siya po ay busy-busy sa pagrarally. Busy-busy sila para pabagsakin ang gobyernong ito. So sa tingin ninyo, ngayon nag-issue ng apology si Alvarez, pababayaan na lang ba natin ng ganyan? Patatawarin na lang ba siya ng taong bayan? Hindi na kaya itutuloy ng DOJ yung investigasyon? Wala na bang kasuhan na mangyayari? Aba, hindi po dapat yan. Dahil ang style ng mga ito, ay maghahasik ng lagim, tapos pag nakita nilang wala silang suporta na nakuha sa taong bayan, biglang babaliktad at mag-a-apologize. Eh ito pa lang si Alvarez, eh kapag walang nakukuhang suporta, ay bumabaliktad at humihingi ng sorry. There was this time na kung ano-ano ang kanyang sinabi tungkol sa relasyon ni Senator Laila De Lima at ni Ronnie Dayang. Nakalaunan, siya po ay humingi ng apology. Sabi po niya, siguro mga tao lang din ang mga congressman. Pero yun nga, I apologize sincerely, sabi ni Speaker Pantaleon Alvarez after congressmen pried into the relationship between Senator Laila De Lima and Ronnie Dayang. Isa pa, tandaan niyo mga 2 years ago, yung panay ang criticize niya kay Lenny Robredo. Kalaunan, humingi rin siya ng apology kay Lenny Robredo. Sabi niya, sorry, ma'am. Alvarez apologized to Robredo for past criticisms.
So, hindi na pala bago kay Alvarez yung magbibitaw ng mga kung ano-anong salita tapos kalaunan ay binabawi at humihingi ng apology. So sa tingin ninyo, dapat bang patawarin itong si Alvarez? Dahil sa mga sinabi niyang yan, yan po talaga ay bordering to sedition. Ang lalakas ng loob niyong himukin ang kasundaluhan natin na mag-withdraw ng suporta sa ating presidente. Tapos kapag ganyang nasukul kayo, hihingi kayo ng apology. Kaya para sa akin, dapat ituloy ang investigasyon dito kay Alvarez. Dapat siyang makasuhan. Dapat niya matanggal pa siya sa pagka-congressman niya. Dahil mantake ninyo, siya pala ihinahanap na sa House dahil lagi siyang wala sa mga committee sessions nila. Dahil busy-busy sa pagpaplanong pabagsakin ang gobyernong ito. So, hihintayin po natin kung ano mangyayari. Patawarin kaya si Alvarez nila Secretary Anyo, Gibotcho Doro at Secretary Remulla. At nabanggit na rin lang natin si former President Rodrigo Duterte. Update po ito sa ginawang secret deal ni Duterte sa kanan China. Ayon po sa The Manila Times, House, Senate, ready to probe Duterte deal. Sabi po dito, both chambers of Congress on Tuesday said they were ready to probe the alleged gentleman's agreement between former President Rodrigo Duterte and the Chinese government that limited shipments to the BRT Sierra Madre in Ayungin, Seoul. In response to the request of our colleagues, the House of Representatives will consider the call to probe the supposed gentleman's agreement when Congress resumes its regular sessions. Sabi po yan ni House Majority Leader Manuel Jose Dalipe. The inquiry is aimed at guaranteeing transparency and protecting the national interests. The House of Representatives is committed to conducting a comprehensive and fair inquiry to clarify this critical national issue. Meanwhile, Senator Jinggoy Estrada said he was ready to hold a hearing regarding the same issue. Sabi ni Estrada, who chairs the Senate Committee on National Defense and Security, if that falls under my committee, I am more than willing to conduct a hearing. So, sana matuloy din itong mga hearing na to. Kasi kailangan po natin yan eh. Kailangan lumabas ang katotohanan. Kasi hindi na po tayo dapat pumapayag na tayo ay pinaiikot lang ng grupo ni Duterte. Na ibigay na po natin sa kanya yung respeto na dapat nating ibinigay sa kanya na dahang-dahang nawawala kundi man tuluyang nawala na ang paggalang at respeto sa kanya ng taong bayan. Pero siyempre yung mga DDS para sa kanila perfect pa rin si Duterte. O eh ganyan talaga, to each his own. Pero kayo, pakonti na lang ng pakonti ang sumusuporta kay former President Rodrigo Duterte. Dahil para po sa akin, sinira ni Duterte ang paghanga at paggalang sa kanya ng majority ng Pilipino. Kaya nga ang taas ng kanyang rating nang siya ay bumaba sa pwesto. Nakakapanghinayang, pero ganun po talaga. Lalabas at lalabas po ang katotohanan. Lalo na kung meron kayong masamang balak sa inyong kapwa. Kayo po, ano ang masasabi nyo? Dapat bang patawarin si Alvarez sa kanyang mga statement? At dapat bang kalimutan na lang itong gentleman's agreement ni Duterte sa kanan China? Comment lang po down below at magkita-kita po muli tayo sa susunod na Usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina, peace!